maganda, mayaman, at matalino. Malaking parte ang kanyang ginampanan sa kasaysayan ng rebolusyon. Ngunit maraming hindi nakakakilala sa kanya. Sino nga ba siya? Ano ang kanyang ginawa? At ano ang kanyang historia? Mga ka-istorya, samahan niyo akong tuklasin kung sino nga ba itong kinalimutang bayani ng Taal, Batangas. Si Doña Gliceria Legazpi Marelia de Villavicencio, o mas kilala bilang si Aling Eryang, ay tubong Taal, Batangas. Siya ay pinanganak noong Mayo 13, taong 1852. Lumaki si Aling Eryang sa isang mayaman at maimpluwensyang pamilya. Nag-aaral siya sa Kolehiyo de Santa Catalina sa edad na 12. At sa edad na 19, ikinasal siya kay Don Eulalio Villavicencio. At ito ang sinasabing pinaka-ingranding kasal na kinilala sa probinsya ng Batangas. Bilang pagpapakita ng pagmamahal, niregaluhan siya ng kaniyang iniibig ng isang bahay. Sa haba ng kanilang pagsasama, sila ay binayayaan ng 6 na anak. At ang kanilang hindi mapantayan na pagtulong sa rebolusyon ay kinilala ng dating Pangulong Emilio Aguinaldo at si Aling Eryang ang nagsilbing Madrina General de las Fuerzas Revolucionario o ang tinatawag na Ninang ng Revolusyon. Ngunit ano ba talaga ang tunay na intensyon ni Aling Eryang sa kanyang pagtulong? Siya ba ay humihingi ng gantimpala o salapi? O sadyang mahal na mahal lang niya ang kanyang bayan na handa niyang ipuwis ang kanyang buhay, oras, yaman, ari-arian at maging pamilya, makapagandang ang kalayaan. Sa kabila ng kanilang payapa at magandang buhay, lubos at malugod ang pagtulong ng pamilya Villavicencio sa rebolusyon, na ang kanilang mismong sariling kasa ang nagsilbing tagong huntahan ng mga kilalang bayani, katulad ni Nagat Andres Bonifacio, Emilio Aguinaldo, at pati na rin si Gat Jose Rizal. Ipinakita nila ang kanilang suporta sa rebolusyon, hindi sa labanan o pagsusulat. Ngunit ipinakita nila ito sa pamamagitan ng pagbibigay ng mga pagkain, tulong pinansyal, dagdag pwersa ng tao, tulong medikal, at pati na rin ang iba nilang ari-arian na ginawang kampo ng pwersa militar ng Pilipinas. Sila rin ay nag-ambag ng 18,000 piso kay Rizal na nagsilbing tulong para sa kanyang pagsusulat at iba pang gastusin. Sa lahat ng mga naitulong at naiambag ng pamilya Villavicencio sa rebolusyon, sila ay masusuklian ng hindi kanais-nais tagpo na magpapabago sa kanilang mga buhay. Taong 1896, laman ng Gobernador General ng Pilipinas na si Camilo Garcia de Polavieja ang patungkol sa suporta ng pamilya sa rebolusyon. Sa kaniyang utos, dinakip, ikinulong at pinasakitan si Don Eulalio Villavicencio. Binigyan ng pagkakataon si Aling Eryang na ilathala lahat ng kaniyang nalalaman patungkol sa pag-aaklas laban sa Espanya, kapalit ng paglaya ng kaniyang asawa. Subalit hindi nagpatinag ang ginang at ayon sa kaniya, mahal niya ang kaniyang asawa, ngunit mas hindi siya karapat-dapat na dalhin ang pangalan nito kung matatamo niya ang kalayaan ng kaniyang asawa sa gayong kitaksilan. Dahil rito, mas umigting ang kaniyang pagtulong sa rebolusyon na umabot pa ito sa kaniyang pagbigay ng sakayang pandagat, ang SS Bulusan, na siyang kauna-unahang kinilala na barkong pandigma ng ating pwersa militar. 2 taong pinasakitan si Don Eulalio bago siya pinalaya at hindi rin nagtagal, siya ay pinawian ng buhay. Sa ating napanood ngayon, tunay ngang hindi sukatan ang edad, kasarian at estado ng buhay upang maituring kang isang bayani.
dahil marami pa tayong hindi kilala na mga taong nagbuwis ng kanilang mga buhay para makamtan ng kalayaan ng ating bayan. Nakakalungkot lang isipin dahil habang nakikilala natin itong mga taong ito na kung papaano sila nagtulungan, makamtan lang ang ating kalayaan. Nandito tayo sa panahon na kung saan ang isang taong dapat nating pagkatiwalaan, ang isang taong dapat nating kapitan, ang isang taong siya dapat ang ating kakapitan. Siya pa mismo ang sisira ng kahulugang pagkamakabayan. Bago matapos ang video na ito, gusto ko sana itanong niyo sa inyong mga sarili. Kaya pa ba ng henerasyon nating makipagsapalaran katulad ng ginawa nila? Nasa atin pa ba ang pagka-Pilipino? At kung hanggang saan tayo sasakripisyo para sa ating bansang sinilangan?